Ah, talaga eh. So, pauwi na rin naman tayo, mga katropa. Eh, share ko na lang din yung nangyari sa akin kahapon. Dahil nga medyo nakakagigil na pangyayari. Yung pinakaingat-ingatan kong rating na flat 5 5.0 eh naging 4.8 bigla nung nakita ko nga kanina umaga. Nag-chat nga ako sa aming chat support at tinanong ko kung anong nangyari. Sinagot naman nila kung bakit, anong order number yung nag-rate ng mababa. So di naman nila sinabi kung ilan yung rate. Hindi lang 5 star yung na-rate sa atin. So, tinanong ko kung sino. So, nung nalaman ko yung order number, aba, isipin mo mga katropa, hindi ko naman problema, hindi ko naman kasalanan yung nangyari sa kanila na misunderstanding with the pick up and drop off. Ating first PD app, ang nakalagay, total collection is 1,120. Which includes yung shipping fee. So, sa 1,120 katropa, ang ibabalik sa client ay 932. So, tayo naman, siyempre, sumunod lang tayo sa app. So, na-pick up na nga natin. So, yung una pang problema doon, tropa, ang gusto nila, COD, capital COD, cash on delivery. Gusto na ipabono sa akin yung bayad, no? Yung payment ng client dapat. Nakausap ko sila. Pumayag naman sila na once na ma-deliver ko na yung item, saka ko lang sila, saka ko lang online payment. Online transfer, kumbaga binayaran ko through GCash, no? Niload ko sa GCash yung bayad ang drop-off. Bali, na-pick up ko na and na-deliver ko na pagdating dun sa drop-off. So, okay na. Pumunta ako ng 7-Eleven, nag-cash in ako, niload ko. Tapos, nag-check sa akin yung pick up at nagtataka, bakit 932 lang daw ang aking tin-transfer. So, ako, syempre, napahinto ako, nagulat ako, bakit 932? Eh malamang, sumunod lang ako sa app ni Mr. Speedy kung ano yung nakalagay doon. And then, yun lang din naman yung binayaran sa akin ng drop-off, which is 1,120. So, tinawagan ko si client, yung pick-up. And sabi daw, dapat 1,120 yung ipapadala. Oh, di ba? Ay! Kaya nga, tinawagan ko nga si pick-up at sabi nga niya, dapat ay 1,120 yung dapat itong itatransfer. So, natanong ako, bakit 1,120? Eh, 932 lang naman yung nakalagay sa app. Eh, ang binigay rin naman ni pick-up is 1,120 rin naman, total. Tinawagan ko si, si client 2, si drop-off. Which is, alam naman pala na 1,120 dapat ang babayaran at iwala yung shipping. Eh, kung hindi ba naman kasi talagang kamote rin. Eh, makakala siguro, makaka-discount. So, kinausap ko yung yung drop-off. Kakausapin na lang daw niya yung pick-up. Magka-transfer na lang ulit ng bago. So, sabi ko, sige po, kausapin niyo na lang kasi nga naghihintay sila ng feedback sa inyo.
Dahil nga ako naman, eh, sumunod lang naman ako sa kung ano yung nasa apps natin, kung ano yung babayaran, yung total na babayaran sa akin, which is ginawa ko naman, kay transfer ko yung ibabalik sa client, so tapos na tayo. Nag-reach out na lang ako dun sa drop-off at sa pick-up na mag-usap na lang sila. And yet, nung makita ko nga yung aking rating, eh, yung order number na yun nga, eh, yung naging dahilan ng aking pagbaba ng rating. So, nakakagigil lang kasi hindi mo naman kasalanan. Nag-reach out ka pa, ginawan mo pa ng paraan para makapag-usap sila ng maayos. Tapos, sa akin pa ibabaling yung mali nila. Pero, lesson learned dyan, tropa. Wag na wag nang kukuha ng COD. And then, kuha ka ng COD, tropa, pero lilinawin natin kung magkano ba talaga yung ibabalik. No? Yung ibabalik natin sa client. Ang COD, ay wala kang aabunuhan, no? Basta ma-pick up mo yung deliver at na-deliver mo sa drop-off, saka sila magbabayad, and then yung payment, na-transfer mo sa pick-up, no? Yung pabili service, dapat na ginamit nila is pabili service. So, yun, sa pabili service, mag-aabono ka, diba? Talagang magbabayad ka muna, abunuhan mo muna yung pick-up. And then, yung makukuha mo din sa drop-off, yun yung para sa'yo. Sa'yo na lahat yun. So, yun ang ating lesson learned. Pero kasi sa akin, eh, nakakagigil nga lang talaga dahil yung ingat-ingatan kong 5.0 na delivery rating, eh, bumaba eh, sa club. Malaking bagay kasi sa amin, tropa, ang delivery rate para sa akin, ha. Talagang kasi diyan makikita ng ano ng client na, "Oh, yan taas ang rating nito." Kumbaga positive, no? Positive lahat ng feedback sa iyo, wala kang problema sa lahat ng transaction na ginawa mo kay Speedy at sa mga client. 'Di ba? Saka isa pa, once na sinabihan kayo ng COD tapos sa abunuhan, eh, huwag kayong papayag kasi mamimihasa yung ano eh, yung client, diba? Maganda, ituro nyo kung paano yung gagawin, ganito yung gagawin, na dapat ganyan, ganito. So, pagka hindi pumayag, eh, bali naman ng ano yan eh, ng client eh. Pag di pumayag, eh, chat nyo kagad si chat support, pa-cancel nyo, diba? Eh, kung ayaw nilang, ayaw makipag-coordinate ng mga client, ng pick-up or ng drop-off, eh, padaanin nyo na kay CS sa legal way. Magbagi sa tamang paraan nyo na lang ipa-cancel yung deliver na yan. So, yun nga, sabi nga naman ng CS, eh, hindi naman daw yun makaka-apekto sa mga deliver mo, kumbaga sa papasok na booking, hindi man makaka-apekto, pero para kasi sa akin talaga eh, napakalaking epekto ng mababa at mataas na rating. Napakalaking factor, di ba? So, ngayon, move on na lang tayo. Moving forward, kung ano yung natutunan natin sa transaction na yun, so, i-apply na lang natin sa future, sa ating mga magiging future transaction. At kung sakaling nga merong ganun pangyayari, turuan natin mabuti. Kumbaga, educate natin yung mga client natin kung ano ang dapat, kung ano ang tama. Diba? Sama talaga sa loob. Pero eh, Moving forward, move on. Bahala ka na buhay mo. Ayaw mo pa rin, bahala ka pa rin. Ayun lang mga katropa, yung aking hinanakit. So yun, it's up to you guys. Naintindihan nyo, may mga tanong kayo, eh, feel free to comment.
and comment box, and I will try to get back to you as much as possible. All right. Buset. So, kita-kita lang mga katropa sa ating ating mga next episode. All right.